ang pagpapala ng isang Diyos, ang Ama na manlilikha, ang Anak na ating manunubos, at ang Espiritu Santo na dakilang patnubay ay sumating lahat ngayon habang tayo ay nagkakatipon sa makabagong pamaraan ng pagsamba sa Panginoon. Tunay nga na hindi kailanman naging hadlang sa ating mga kalakihan ng pandemya at ang maraming limitasyon nito sa ating pagsasama-sama sapagkat sa pangalawang pagkakataon ay ating ipagdiriwang ang taunang programa ng United Churchmen, ang Fellowship of the Biggest Coin. Saan man dako naroon ang bawat isa, kapiling natin ang presensya ng Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang ipagkalob ang nararapat na handog sa Kanya, wika ng banal na kasulatan. Magbigay kayo sa Kanya ng bukal sa loob. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Halina, ihanda natin ang ating mga sarili, maging ang ating mga kaloob na biggest coin, upang sa ating gawain ay patuloy nating may pahayag ang pagsamba at pagpupuri sa Kanya na laging nagpapaalala sa atin. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Panginoon, na napinagmumuna ng bawat kaloob na mabuti at ganap. Hindi ka nagbabago, nananatili ang iyong pag-ibig at habag sa bawat isa sa amin. Masagana ka kung magkaloob sa bawat isa. Sa kabila ng pandemya ay nararanasan namin ang iyong kabutihang loob.
para napili kami ng iyong habag sa pananalig at paglilingkod. At araw-araw ay nararanasan namin ang iyong pag-akay at natatanggap ang iyong mga biyaya. Nawa sa aming pagdiriwang ay pangunahan kami na banal na espiritu upang maitaas namin sa iyo ang nararapat na pagsamba at makapagkaloob kami ng may kagalakan ng aming biggest coin. Maging kagalakan nawa ang aming espiritu, ang pananambahang ito, alang-alang kay Kristo Jesus na nagturo sa amin ng isang panalangin na ngayon ay isama-samang aawitin. Mga kapatid, atin pong ikumpisal ngayon sa ating Panginoong Diyos ang ating mga naging kasalanan. Wika ng isang apostol, mga kapatid, ano ba ang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Maililigtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Halimbawa, walang maisuot at walang makain ng isang kapatid at sasabihin mo pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikita ng mabuting gawa, wala itong kabuluan. Santiago 2:14-17. Sa ilang sandali ng katahimikan ay buong kapakumbabaan tayong lumapit sa paanan ng Panginoon upang ikumpisal ang ating mga kabiguang sa buhay, ang ating pananampalataya, ang kawalan natin ng interes na iparana sa iba ang buhay ayon sa kanyang kaganapan na kaloob sa atin ni Jesus. Magtiwala tayo sa kanya sa ating paglapit higit ang kanyang biyaya kaysa anumang kasalanang nagawa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoong Diyos. Amen. Grace.
Narito ang katiyakan na ang Diyos ang gumawa ng paraan upang mapanumbalik tayo sa Kanya sa kabila ng ating kasamaan. Aniyang nagsabi sa pamamagitan ni Propeta Isayas, ang sabi ni Yahweh, ako ay namumuhi sa kasalanan at pang-aalipin. Ang nais ko ay katarungan. Gagantimpalaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipan ang aking gagawin para sa kanila. Ang lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa. Ang mga anak nila ay sisikat sa gitna ng madla. Sino mang makakita sa kanila ay makikilalang sila ang aking bayang pinagpala. Tunay na mabuti at tapat sa pag-ibig ang Diyos. Hindi niya kailanman hinangad na mapahamak tayo o maghirap dahil sa ating pagsuway. Salamat sa kaloob niyang kapatawaran at pagpapala ng isang buhay na may kaganapan. Sumaatin ngayon ang kanyang kapayapaan. Sa mapagpalang araw ng pagbati sa ating lahat, mga kapatid na UCM na nagpagdiriwang ng ating fellowship of Jesus Christ ngayong araw. Aking mauspusong binabati ng bawat kongregasyon na UCM sa pag-alaala ng selebrasyon ito. Purihin ng Diyos. Tayo'y patuloy sa ating gawain, maliban ang ating pinabibilangan sa mga local charts. Sa maliit na bilang isa o dalawa, ating nire-representa ang gawain kalalakihan ng ating simbahan. Tayo'y tumutugon sa programa ang lokal at maging sa konferensya. Kaya, mabuhay tayo, UCM, Fellowship of Biggest Point, na sabay-sabay nating iselebra ang araw na ito. Naway sa ating samahan, lalo pang yumawong ang ating magsama-samang gawain. At naway din sa walang araw ay magkaroon din na tayo ng personal na pagtitipon, pagkikita-kita ng sa ganoon
ay ating pag-igit na mabigyang mabigyang magandang ulan o masayang pagsama-sama at makaisipan ng mga plano na ating magagawa. Maraming salamat sa lahat ng UCM. Maraming salamat po. Sa inyong conference minister, presidente at mga opisyalis ng inyong United Churchmen West Central Luzon Conference, at sa inyong mga presidente ng inyong kasimbahanan, sa ngalan po ng mga officers ng inyong UCM jurisdiction, Middle Luzon, kami po ay bumabati ng mapagpala at magandang umaga at araw sa inyong lahat. Nawa ang ating Diyos at Panginoong Hesukristo ay gagabay sa inyong lahat sa inyong pagtitipon-tipon ngayon para sa Fellowship of the Biggest Coin. Nawa ang kanyang kapayapaan, kalaman at karunungan ay ipapabiyaya niya sa inyong lahat. Mga kapatid ko kay Kristo, ito yung mga panahon, lalong-lalo na itong mga panahon na ito, na dapat tayong mga kalalakihan ay umiinit at umiigting pa sa paggawa ng mga ministeryo ng ating simbahan. Hindi tayo aksidente naging membro at kaagapay sa mga ministeryo ng ating simbahang UCCP. Tayo ay binautismuhan at pinagbigkis para maging kasapi sa kabuuan ng simbahan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ipamumuhay natin ito sa araw-araw bilang living witness of the greatest act of God in our lives. Sabi nga ng ating Panginoon, pagpalain ang sinumang madadatnan ko na nagtatrabaho at gumagawa sa aking pagbalik. Kaya mga kapatid, huwag nating bigyang puwang ang ating pagtipon-tipon at paggawa ng mga ministeryo ng ating Panginoon hanggang tayo ay madatnan niya sa kanyang pagbabalik. Luwalhatiin natin siya sa araw-araw ng ating buhay. Muli, mapagpalang umaga at araw po sa inyong lahat. At nawa makabisita din ako sa inyo balang araw sa pagpapala ng ating Panginoong Jesus. UCM, our legacy for Christ glory. Amen. Magandang araw po sa lahat. Pagbati po sa United Churchmen sa pagdiriwang na ito ng Fellowship of the Biggest Coin mula sa pambansa, jurisdiction at syempre sa ating pong buong kumperensya. Pagbati sa ating UCM officer sa pamumuno ni Brother Ferdinand Diwa sa matagumpay na preparasyon. Maraming salamat kay Rev. Henry Eduarte sa pagpapaunlak sa paanyaya. God bless you, Pastor, at ang iyong buong sambahayan. Maraming salamat din sa mga nakatuwang ng ating UCM, Rev. Shirley Eduarte. Maraming salamat sa iyong tulong sa liturhiya at koordinasyon nito. MSR Sir Roy Aligado sa pagbubuo ng recorded celebration sa buong pagpapagal sa proseso nito. At syempre, maraming salamat at pagbati po sa inyo mga UCM sa bawat lokal na kongregasyon mula sa inyong mga biggest coin offering, pag-video, at sa lahat po ng mga tumulong sa inyo, maraming salamat. Rebuilding and Restoring with Hope, Heralding the Full Life. Kauna-anahan po kayong gagamit ng ating UCCP theme sa ating kumperensya. Isang makahulugang pagbubulay sa ating lahat sa selebrasyong ito ng Fellowship of
the biggest coin. God bless you all. Isang mapagpalang araw sa atin lahat at papuri sa Panginoon kung saan nagmumula ang lahat ng biyaya. Muli natin pinagdiriwang ngayon ang The Fellowship of the Biggest Coin, ang kahanga-hangang inisyatibong inilunsad ng mga kalalakihan ng Magili Memorial Church noong pang-1970. Buong puso nilang inihahandog ang unang bunga ng kanilang aning upang parangalan ang Diyos amang nagpala nito at itaguyod ang mga proyekto ng United Churchmen at ng buong Iglesia. Dahil patuloy ang katapatan ng ating Panginoon, hanggang ngayon ay kaya pa rin nating ipagdiwang ang ating buhay, kalusugan at kabuhayan. Unti-unti na rin tayo nakakabangon sa matinding pagsubok na dulot ng pandemya ito nakaraang 2 taon. Congratulations po at tanggapin ninyo ang taos-pusong pasalamat ng pamunuan ng National United Churchmen sa patuloy na kapahayag ninyo ng kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng Fellowship of the Biggest Coin. Bahagi po ng inyong malayang pagbibigay ay nakalaan sa pinansyal na suporta para sa mga ministerial students na siyang magiging pastor natin sa hinaharap. Kaya nga ang bawat piso na inyong inihahandog ay tungo sa pagpapatatag at pagpalago ng ating iglesia. Kaya't maraming salamat mga kapatid ko kay Kristo, hindi lamang sa pagkilala at pagtutuloy ng isa sa ating mga tanging tradisyon, kundi sa pagpupuno ng mga kailangan ng ating simbahan at pagpapalawig ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Nakikita kong buhay na buhay sa inyo ang salita ng Diyos na nasasaad sa 2 Corinto, chapter 9, verses 8. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Sa huli, nilayan ko po ang tagumpay ng inyong pagdiriwang ngayon. At nawa ang di nagmamaliw na pag-ibig ng tanglaw ng Diyos ay sumain nyo ngayon at sa darating pong panahon. Purihin ang Diyos. Amen. Ang pagbasa sa Batayang Aralin ng Pagbubulay mula sa aklat ni Nehemias, Kabanata 2. Talataang 11-20, ang muling pagtatayo ng pader. Dumating ako sa Jerusalem, 3 araw ako roon, ay hindi ko pa pinapaalam kanino man ang ipinapagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Sa gabi ng 3 araw, gumising ako at lumabas ng lungsod na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang asnong aking sinasakyan. Lumabas ako sa pintuan ng libis, sa daan patungo sa bukal ng dragon hanggang sa pintuan papunta sa tapunan ng basura. Sinuri kong mabuti ang gibagibang pader ng Jerusalem at ang mga nasunog nitong pintuan. Nagpatuloy ako sa pintuan bukal hanggang sa paliguan ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinasakyan kong asno, kaya naglakad ako patungong libis at siniyasat ko ang pader. Pagkatapos ay muli akong pumasok sa pintuan ng libis pabalik. Hindi alam ng mga pinuno kung saan ako nanggaling at kung ano ang aking ginawa. Wala pa rin akong sinasabi sa mga Hudyo, sa mga pare, mga pinuno, mga opisyal at sa iba pang mga magkakaroon ng bahagi sa gawain. Pagkatapos, sinabi ko sa kanila, nakikita niyo ang kalunos-lunos ng kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo natin muli ang pader ng lungsod upang mahango tayo sa kahihiyan. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan natin ang pagtatayo, ang sagot nila. Kaya't naghanda nga sila upang simulan ang gawain. Ngunit nang malaman ito ni Sambalat na Horonita at Tobias na isang opisyal ng Amonita at maging si Gisem na taga Arabia, pinagtawanan nila kami at hinamak at sinabing, "Ano ang ginagawa ninyong iyan?"
Naghihimagsik ba kayo laban sa hari? Sinagot ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan at kami ang kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo, ngunit kayo'y walang bahagi, karapatan o alaala man sa Jerusalem. Ang salita ng Panginoon. Isa po mabunga at masayang araw sa inyo lahat mga kapatid sa UCCP West Central Luzon Conference. Partikular po ang ating mga kapatiran sa United Churchmen. Binabati ko unang muna ang pambansang pamunuan na sa pangunguna po ng ating Pangulo, kapatid na Jesse Garcia. Ganun din sa pang-jurisdiksyon na level, ang ating kapatid na Elsa Mumar. And of course, ang inyong pong Pangulo dyan sa komperensya, kapatid na Ferdinand Diwa. At atin din pong pinapabot ang pagbati sa ating minamahal na Reverend Elaine Calalang Salen. At special mention po ang ating, syempre ang ating mga kapatiran mula po sa UCCP Pampang, na kung saan ay aking pinaglingkuran ng 2 taon. And last but not the least, ang aking pumbinan, kapatid na Gamaliel Santos. At sa akin pong mga tiyuhin dyan na masisipag na kalalakihan sa UCCP Santa Catalina. Akin pong pinapaabot din ang pasasalamat sa inyo at isang kagalakan, karangalan po na maging kabahagi ng taunang pagtitipon ng Fellowship of the Biggest Coin para po sa taong 2022. Tayo po ay sumandaling manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan at gabayan niyo po kami sa pagninilay namin ng inyong buhay at banal na salita at maging mabunga nawa ito sa patuloy namin paglilingkod sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ating pumbatayang talata sa oras na ito, sa umagang ito, ay mula po sa aklat ni Propeta Nehemiah.
At masasabi po natin na marami na tayong mga refleksyon, pagninilay at mensahe ng buhay na tinanggap mula po sa ating mga manggagawa. At marahil ay sa paglipas ng panahon, lagi na po nating natatouch ito sa ating Sunday school, sa ating Bible studies, at iba pang mga seri at forma ng mga pag-aaral. May lang bagay lang po ako na nais bigyan ng pansin para po sa talatang ito. At binasa po natin ang talata mula sa Nehemiah chapter 7 verses 11 to 20. At ang talatang ito ay patuloy na magbibigay sa atin ng pagpapaalala sa tatlong bagay. Unang-una, ang pader ay isang simbolo ng kadakilaan at ng katatagan na ibinibigay sa atin ng ating Diyos. Ang Diyos ang haligi at sandigan ng ating mga buhay. Ngayon, makikita po natin kung paanong inihanda ng Diyos ang bayang ito upang maitayo ang naturang pader. At mapapansin po natin yan sa mga nakaraang mga aklat na kung saan ay nagsimula ang konsepto ng pagbubuo ng pader na ito nang ang ating Diyos ay nagbilin kay Haring David na ang kanyang anak na si Haring Solomon ang magtatayo ng templo upang maging sentro ng pagsamba at ng pagpupuri sa kanya. Subalit dahil po sa mga hindi nasaang pangyayari, ay nawasak ito at nagkaroon ng pansamantalang pagkawalay sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. So unang-unang makikita natin dito na ipinapahayag ng Diyos ang kanyang lakas. Saan ba nanggagaling ang lakas ng Diyos? Unang-una, ipinapahayag niya na siya ay buhay. Pag sinabi ho natin buhay ang Diyos, siya ay nananatili sa ating mga karanasan, sa pinaka bagsak o pinaka hayag o pinakaangat na bahagi ng ating buhay, naroon ang presensya ng Diyos. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, makikita natin ang presensya ng ating Diyos. Siya ay buhay. Ang Diyos din natin ay nakikinig. Sa bawat dahinaing, sa bawat mga damdamin, mga panalangin na ating sinasabi at sinasambit sa Kanya, ang Diyos natin ay tuloy-tuloy na nakikinig sa ating mga hinaing. At dito natin makikita ang Kanyang kadakilaan sa kung paanong pinakikinggan ng Diyos ang ating mga karaingan. Tayo ba? Handa rin ba tayong makinig sa mensaheng ibinibigay sa atin ng Diyos? Tayo rin ba ay handang makinig at magbigay oras sa mga kapatid naman natin na nagnanais na makapagbahagi ng kanilang mga damdamin, ng kanilang mga karanasan at ng kanilang mga hamon na kinakaharap sa buhay? Ikatlo po ay ang Diyos ay tumutugon. Nangangahulugan sa bawat paglapit natin sa Kanya, sa bawat panalangin natin ginagawa sa Kanya, at sa ating pagsamba at pagpupuri sa Kanya, ang Diyos ay tumutugon sa atin. Tumutugon sa tamang panahon. In His time, He makes all things beautiful. Kung kaya ito ang manifestasyon ng kadakilaan ng Diyos. Ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay nakikinig, at ang Diyos ay tumutugon. Sumunod po, makikita natin ng simbolo ng pader na ito ay simbolo ng proteksyon ng Diyos laban sa mga kaaway ng Kanyang bayan. At mas mararamdaman po natin dito at makikita kung paano tayo binibigyan ng halaga ng ating Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pag-iingat sa bawat isa sa atin. Pero higit pa po sa tinatawag nating protection of security o paglukob sa atin ng Diyos upang ilayo tayo sa anumang kapahamakan. Para sa akin, ang haliging ito ay isang kapahayagan ng
pagkakaisa natin sa kabila ng ating pagkakaiba. Nakita ng Diyos na tayong lahat ay hindi nilikha ng pare-pareho. Isipin nyo na lang mga kapatid, kung kayo po ay lumabas sa bahay ninyo na ang makakasalubong ninyo ay kamukha ninyo. Okay, pag nagbayad kayo ng jeep, yung mga kasama ninyo sa jeep, kamukha ninyo. Pagpunta nyo sa palengke o kaya sa grocery, kamukha nyo pa rin ang makakasalubong at makakasalamuhan nyo. At lalo tigit pag-uwi nyo sa bahay, kamukha nyo pa rin ang makakasama ninyo sa bahay. Walang buhay, di ho ba? Nangangulugan na tayo nilikha ng Diyos, bagaman magkakaiba, ay meron pa rin dahilan at sapat na rason upang ating pong ipagpasalamat ito at ipagdiwang ang ating pagkakaisa. Bagaman magkakaiba ang ating opinyon, ang ating kinabibilang uri, ang ating pananaw sa buhay, tayong lahat ay pinagbuklod at pinag-isa ng Diyos sa gitna at sa kabila ng ating pagkakaiba. Sumunod po mga kapatid, ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang makita na ang pader na ito ay dahilan at magiging sapat na rason upang tayo'y magsimulang muli. At dito po papasok ang ating tema na ibinigay sa atin sa oras na ito. Mula po sa wikang Ingles, babasahin ko po sa inyo. Rebuilding and restoring with hope, heralding the full life. Rebuilding, muling pagtatayo, muling pagbubuo. Kung tayo po ay muli magtatayo at muling magbubuo, nangangahulugan na meron pong nawasak, meron pong nasira. At ito po ay binibigyan ng pansin sa karunungang ipinahayag sa atin sa aklat ng Mangangaral, particular po sa chapter 3. Ang sabi po doon ay may panahon ng pag-iba at may panahon ng muling pagtatayo. So ang pagbubuo pala o ang pagtatayo ay nagsisimula muna sa panahon ng pag-iba. Bago tayo magbuo at magtayo, ay kailangan munang merong mag-iba. Ano-ano ho ba ang mga paraan na tayong lahat ay nagigiba o nawawasak? Unang-una dyan, ang ating relasyon at ugnayan sa isa't isa bilang iglesia at bilang magkakapatid. Alam nyo, yung mga naghihiwalay naman na simbahan, hindi naman doktrina ang pinag-uusapan yan eh. Kung bakit sila umalis, o di kayo nagtayo ng sariling denominasyon o sekta. Relational. Nagkatampuhan, nagkagalit, may mga bagay na hindi na settle down, at tumipas ang mga panahon, nadagdagan, at hanggang sa hindi na po nagkaroon ng closure o na nagkaroon po ng pag-uusap. So para sa akin, ang nasira nating ugnayan sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon, ang una nating itatayo at muling bibigyan ng kahulugan sa oras na ito. Sino-sino ba ang ating mga nakatampuhan? Sino-sino ba sa mga kapatid natin sa pananampalataya ang ating nakagalit? O baka naman sa loob ng ating sambahayan, sa ating pamilya, meron tayong kinakailangang iayos muna ng mga ugnay na relasyon. At sa aking palagay, ito ay napakahalaga kung paano nating bibigyan ng daan ang konseptong ito, ang kaisipang ito sa sinasabi ng ating talata sa muling pagtatayo. Kung tukoy na po natin ang mga bagay, mga sitwasyon, mga tao o mga pangyayari na naging dahilan ng pagkawasak ng ating ugnay na relasyon, at dyan sa paraan pa lamang yan, natin mabibigyan ng daan ang muling pagtatayo at muling pagbubuo ng ating nasirang ugnayan at relasyon.
At alalahanin natin mga kapatid na ito'y bunga rin ng ating pansamantalang pagkawalay sa harap at presensya ng Diyos. May kaugnayan niya, kapag tayo ay pansamantalang nawala sa Kanya, mawawala rin ang ating ugnayan sa ating kapwa. Kung kaya kasabay ng ating pagbubuo ng ating ugnayan at relasyon sa ating kapwa ay atin din unti-unting binibigyan ng panahon na tayo magkaroon ng pagbubuo ng ating ugnayan at relasyon sa ating Diyos. At hindi rin natin pwedeng sabihin na tayo ay nagkakaroon ng ugnayan sa ating Diyos kung hindi rin naman tayo nagkakaroon ng ugnayan sa ating kapwa. So nangangahulugan ng ating muling binubuo ay ang ating ugnayan sa Diyos, ang ating ugnayan sa ating kapwa, ang ating ugnayan sa ating pamayanan, at maging sa ating lipunan. Restoring, pagpapanauli. Ito ay meron ding kahulugan doon sa sinasabi natin mula sa pagkawasak patungo sa pagbubuo. Subalit, ang pagpapanauli ay masasabi nating pagpapanibagong lakas, pagpapanibagong sigla. Ano? Yung pagbabalik ng ating init, ng ating pagtatalaga, ng ating commitment sa isa't isa at para sa ating Panginoon. Alam mo ninyo, marami talagang nasira din ng ugnayan at relasyon sa panahong ito dahil sa usapin ng pagkakaiba natin sa ating pipiliin na mga kandidato at pamunuan ng ating bayan. Pero paalala lang po mga kapatid, nawa ay hindi maging hadlang ang mga choices natin ito upang masira ang ating samahan. Lilipas din po yung eleksyon na yan. Ang mahalaga po ay hilingin natin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng karunungan sa pagpili ng tamang kandidato. At igalang po natin ang isa't isa kung ano ang kanilang magiging pasya sa kanilang pagpili. So meron po tayong restoration process na ginagawa sa ngayon. At kasama po dito ang tinatawag na healing process. Ang muling pagpapanauli ng bawat isa sa atin. Upang mas maging malakas, mas maging mabunga, mas maging kapakipakinabang, at magagamit natin ang buhay nito para po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon at sa paggampan natin ng ministeryo na Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Nangangahulugan ng pagpapanauli na tinutukoy dito ay ang muling pagbabalik natin sa ating kinagis ng paglilingkod. Ang ating muling pananariwa sa diwa ng Ebanghelyo, ang ating muling pagtatalaga ng ating mga buhay at ng ating mga sarili para sa Kanyang kapurihan. Heralding the full life. Siguro babaliktarin ko na yung tema, no? With hope. Ano? Sa wikang Tagalog ay pagbabalita ng buhay na ganap at kasiyasiya na may pag-asa. Pag tayo po ay nagpapahayag ng balita, tayo po ay nakabatay sa katotohanan. Hindi natin binibigyan ng pansin ang mga pekeng balita o fake news. Sapagkat kinikilala po natin na ang mabuting balita ng kaligtasan, ang Ebanghelyo ng Panginoon, ay nakasandig sa katotohanan. Kung tayo po ay instrumento ng pagbabalita ng ating Diyos, nangangahulugan na meron tayong responsibilidad. Meron tayong ipinagkatiwalang responsibilidad sa atin ng Diyos na dapat po nating ingatan, na dapat po nating pahalagahan, at dapat po nating isaalang-alang. Ngayon, ano ba ang magiging hakbang natin upang mas maging mabunga ang ating paghahatid ng balita ng buhay na ganap at kasiyasiya? Kailangan makita ho natin ang mga tagapagtanggap ng balitang ito. At para sa akin, ang mga tagapagtanggap ng balitang ito
ay ang ating mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Sumunod diyan ang ating mga kapatid na nasa laylayan ng lipunan ito. Sa mga kapatid natin na walang mukha at pangalan sa lipunan ito. Sa mga kapatid natin na may mga karamdaman, physical man o spiritual. Sa mga kapatid natin na pansamantalang kinalimutan ng lipunan ito. Sa ating mga kapatid na mga manggagawa na kinakailangan ng kalinga ng atensyon, na kinakailangan din ng kaliwanagan sapagkat hindi naman sa lahat ng oras kami ay nasa daan ng kaliwanagan. May pagkakataon din na kami ay pansamantalang nawawalay sa paningin ng Diyos. Sa ating mga iglesia lokal na kinakailangan muling buhayin ang kanilang buhay pagsamba upang mas magkaroon ng mabungang kaaniban at mabungang ministeryo sa kanilang mga komunidad. At sa ating mga inihahandang mga susunod na manggagawa ng komperensyang ito, sila ang mga tagapagtanggap ng mabuting balita. Sila ay naghihintay sa atin sa mga oras na ito. Kung kaya mga kapatid, ang kinakailangan natin ay ang anggarang pagtugon, ang ating sama-samang pagtugon, ang ating sama-samang pananalangin, at ang ating sama-samang pag-claim, paghawak ng Diyos ay ating kapiling, ng Diyos ay ating kasama, saan man at anuman ang ating magiging lakbayin sa buhay, mananatili tayo sa Kanyang kamay. Mga kapatid, sa mga oras na ito, alam ko na meron tayong mga kanikaniyang mga hamon na kinakaharap. Ito man ay sa personal nating buhay, sa ating pamilya, sa ating iglesia, at maging sa ating bayan. Isa lang ang ating pag-asa sa mga oras na ito, ang ating Diyos na buhay at ang ating Panginoon na tagapagligtas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. UCM Fellowship of the Biggest Story ay proyekto ng mga kalalakihan para makalikom ng pondo ng makakatulong sa pagkustos sa iba't ibang programa at ministeryo ng Iglesia sa pamamagitan ng United Church Band. Sa bawat lokal na Iglesia, sa buong konferensya, jurisdiksyon at nasyonal, upang maipakita ang pananatiling buhay, kumikilos at umaasa sa sarili ang organisasyon ito ng UCM sa buong UCCP. Nakaatas sa UCM mula sa UCCP Constitution and Bylaws, Article 3, Section 4, ang Fellowship of the Biggest Four ay paunang ipinagdiriwang tuwing ikalawang linggo ng Marso. O sa bawat pagkisipo ng UCM kung kinakailangan. Ngayon ay ating nalalahanin ang ganitong nakatala sa banal na kasulatan mula sa Ezekiel 34:26. Pagpapalain sila at ang lupain sa talibot ng buhol na itinalaga nila sa akin. At paulangin ko sa panahonan, sila'y paulangin ko ng pagpapalain. At habang patuloy natin binibilang ang masaganang kaloob na biyaya ng Diyos sa atin, ay atin din namang patuloy na bibilangin ang mga taon na pinagkaloob sa atin ng Diyos na magkakaloob tayo ng 2 piso para sa bawat taon ng ating edad. O maaaring magkaloob ng higit pa bilang ating kaloob sa Fellowship of the Biggest Four. Halina, dalhin natin sa Panginoon ang ating mga kaloob na pasasalamat sa nagpapatuloy niyang biyaya sa United Churchmen. Pagkaloob natin ng may kagalaka, maging ang ating mga alay sa pagsamba. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko
kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling Diyas, o gintong nilukob, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko. Ama, wala nang iba pa akong hinihintay. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling. Ang buhay ko
tanging alay ko nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong
ng iba pa akong inihiling. Buong buhay ko sa'yo lamang, Ama. Alang-alang kay Kristo Jesus. Amen.
Tayo'y manalangin. Papuri at pasasalamat sa iyo, aming dakilang Diyos, sa iyong pagmamahal at patnubay, sa matagumpay na selebrasyon ng Fellowship of the Biggest Coin, sa iyong mga anak na nagtapat sa iyo at ipinagkaloob ang kanilang paglilingkod. Ang United Churchmen ay aming ipinagpapasalamat sa kanilang papel na ginagampanan sa buong komperensya. Panginoon, maraming salamat sa mensahe ng buhay sa iyong anak na iyong ginamit, Rev. Henry Eduarte. Pagpalain mo siya at ang kanyang buong sambahayan. Ang hamon sa buhay patotoo ni Nehemias, ang mensahe ng pagtatayo ng pader sa aming buhay, ang simbolo ng proteksyon at seguridad na pinapadama mo sa amin, Panginoon. Ang katotohanan na buhay ka, nakikinig at tumutugon. Salamat sa iyong presensya sa lahat ng bahagi at pangyayari sa aming buhay. Sa iyong pakikinig, sa aming damdamin, bawat hinaing at panalangin. Sa iyong pagtugon sa tamang panahon. Naway handa rin naming maibalik sa iyo ang aming presensya, pakikinig at pagtugon sa pamamagitan ng paglilingkod sa aming kapwa. Tulungan mo kami, muli mong itayo at buuin ang anumang nawasak sa aming buhay at kalagayan, sa mga relasyon at ugnayan. Ang mga nawalay sa iyo, O Diyos, akayin mo sa pagpapanumbalik sa iyo, at sa ganang ito, magpapatuloy ang pagpapanauli ng lahat ng bagay sa dating magandang disenyo. Patuloy pa din ang hamon sa bawat isa na maging daluyan ng pag-asa upang lalong maranasan ng aming kapwa ang buhay na ganap. Ang pag-asang dulot mo sa amin ay pag-asa din naming maihatid sa iba. Ito ang aming nagkakaisang panalangin, itinataas sa mapagpalang kamay ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala. Humayo tayo bilang instrumento ng pagtatayo at pagpapanauli ng may pag-asa para sa buhay na ganap. Humayo tayong nakikinig at tumutugon sa ating buhay na Diyos para sa paglilingkod sa kanyang bayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Oh.